Sikreto, para maging truly happy, know what you want. Alamin mo kung ano gusto mo. Hindi lang basta gusto mo, ha? Kundi dapat, ito'y maging aligned sa iyong pagkatao at sa iyong mga talento. Kasi paano mo gugustuhin na maging engineer kung tulad ko, mahina ka sa math? Ano yun? Paano kung magugustuhin na maging surgeon kung mula noon hanggang ngayon, hindi mo ma-overcome ang fear mo sa dugo? Paano ka magiging surgeon? At papaano ka in the same vein of thought makapaglilingkod sa paraan na ganito o sa paraan na ganon bilang ganito o bilang ganon kung wala ka naman tiyaga talaga na gawin yun? Ano man yun? You see, what we are speaking about here is not just what we want, but what we want in a higher level. Yung passion mo. Hindi lang yung gusto mo, kundi yung gustong gusto mo. Passion. Ang ibig sabihin ng passion, yun bang gugustuhin mo hindi lang ngayon, or for certain occasions, kundi yung gugustuhin mo sa mahabang panahon. Yun bang something that will fire you up sa pagising mo pa lang sa umaga? Something that will excite you. Something na gagawin mo at gagawin kahit pa hindi nakikita ng maraming tao. Something na gagawin mo at gagawin kahit pa hindi ka kumita, kahit magpaluwal ka pa kasi nag-e-enjoy ka. That is your passion. Kasi kapag passion is not just mere enjoyment, it speaks of fulfillment. Hindi tayo tinatawag ng Panginoon para mag-enjoy lang. Come on! Hindi ka binigyan ng posisyon ng Panginoon, ng magandang katayuan ng Panginoon, ng magandang katangian ng Panginoon, ng trabaho, ng negosyo, people around you, just to enjoy in life. No! Kaya nga sabi niya, we should bear fruit. Not just fruit, but many fruits. Much fruit. Kaya yun ang sikreto ng calling eh. Upang ang enjoyment, ang mere enjoyment, in order for mere enjoyment to lead to fulfillment. Dapat, ito ang sikreto. Dapat yung isang bagay na enjoy mo ay nakatutulong din sa ibang tao. In that way, enjoyment will lead to fulfillment. Yung gagawin mo, whatever it takes, kasi alam mo, you are making a difference. May impact ka sa buhay ng ibang tao. Nag-e-enjoy ka na, nakatutulong ka pa. That is your calling. Look at Jesus. Ating Panginoon, ano ang gusto niya? Anong something na ine-enjoy niya? Doing my Father's will is the food that sustains me. Yun ang sabi niya. Now, yung doing my Father's will according to Jesus, hindi lamang ito para sa sarili niya. Kasi ito ay may connection sa pangailangan ng kapwa niya. That's why he heals the sick. That's why he preaches. That's why he drives out demons. Ine-enjoy niya ang isang bagay na nakatutulong sa kapwa niya. Yun ang passion niya. Yun ang fulfillment niya. Magtatakap ka pa ba kung bakit sa dinami-dami ng naranasan niyang kahirapan, maging kamatayan, ay may saya sa kanyang kalooban. Bago siya namatay, anong sabi niya? It is finished. It is fulfilled. Why? Because he lived and died fulfilled. Brothers and sisters, mahalaga na tayo ay mag-enjoy paminsan-minsan. Yung mag-bike ka, kumain ka sa sikat na restaurant na gusto mo, ano man ang gusto mong pagkain, pumunta ka kung saan-saan, bumalik ka kung ano-ano, enjoy! Enjoy lang! Maigli lang ang buhay! Pero please, sana mayroong man lang kahit isang bagay sa buhay mo na nag-enjoy ka na pero nakatutulong ka pa sa kapwa mo. Yun bang nagagamit mo ang God-given talents mo?
yung mga God-given opportunities sa buhay mo, ano man ang meron ka, kahit pera man yan, nagagamit mo yan, nag-enjoy ka na, nakatutulong ka pa sa iba. Mahalaga rin na ikay nagtatrabaho, nakatutulong ka na sa ibang tao bilang engineer, bilang doktor, bilang pare, bilang pulis. Pero maganda naman din na kahit nagtatrabaho ka, nakatutulong ka sa iba, nakapag-provide ka pa sa iyong pamilya, eh na-enjoy mo rin naman ito. Kasi kung hindi, mababurn out tayo. So mahalaga yung nag-unwind para sa sarili. Mahalaga, nagkatrabaho para sa iba. Pero wala nang mas hahalaga pa. Wala nang mas sarap na pakiramdam pa kung yung dalawa ay magko-combine mo sa sarili mo talaga. Yun bang nag-enjoy ka na, nakatutulong ka pa sa iba? Yun bang nakatutulong ka sa iba, nag-enjoy ka pa? That is your calling. Yun. That is your calling. Kaya nga, yun daw ang pagkakaiba, mga kapatid, nung calling sa profession eh. Ang profession is what you choose. Ang calling is what chooses you. Ang profession is what you want to be. Ang calling is what God wants you to be. Ang profession is what God, what you want to do. Pero yung calling, what God wants you to do. I pray and I hope na anumanong estado mo sa buhay ngayon, sana nag-enjoy ka sa ginagawa mo at ang ginagawa mong itong nag-enjoy ka ay nakatutulong sa ibang tao. Kung hindi pa, sana magkaroon ng paraan upang makita mo ito. Because I believe it is never too late to be what we should have been, what God wants us to be. Especially if we know that ito ang magbibigay sa atin ng fulfillment, ng true happiness. Kaya doon sanang ipagdasal nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. That each and every one of us discovers our calling. Amen. Ano po ang lagi niyong dasal para sa sarili ninyo? Ano naman kaya ang laging dasal para sa inyo ng mga taong tunay na nakakakilala at nagmamahal, nagmamalasakit sa inyo? Pwede niyong itanong, Father, magkaiba pa ba yun? Pupwedeng magkapareho kung tahasan mong sinabi sa kanila, friend, brother, sister, ma, pa, anak ko, ito nga para sa akin ang ipagdasal mo. Pag-aaral, negosyo, trabaho, kalusugan, pwedeng magkapareho kung tahasan mong sinabi sa kanila. Pero kung hindi, at kung hindi mo naman madalas hinihingi ang dasal nila, sinisigurado ko po sa inyo na kung magkaiba man yung panalangin mo para sa sarili mo at yung panalangin nila para sa iyo, yung panalangin nila madalas ang better, if not the best. Kasi meron silang nakikita na hindi mo nakikita. Meron silang kutob na hindi mo pa nadarama. Sila ang mas nakakakita kung minsan ng tunay mong kailangan batay sa nakikita nilang iyong kakayanan at iyong kalalagayan. Diba? Meron tayong expression sa Ingles na mother knows best. I think same thing can also be applied to or with people who know us best and who want for us the best. Halimbawa, siguradong hindi lamang ipinagdarasal ng mapagmahal mong mga magulang na makapagtapos ka sa pag-aaral, di ba? Minsan o madalas, hanggang dyan lang ang iyong dasal, Lord, makapagtapos sana ako ng pag-aaral. Ha? Hindi lang yan ang pinagdarasal ng iyong mga magulang. Ipinagdarasal din nila beyond that, na anuman ang marating mo sa buhay, hindi ka magbago. Na manatiling nakasayat pa rin, nakatapak pa rin sa lupa ang mga paa mo. Hindi lamang ipinagdarasal ng kapatid mong may tunay sa iyong malasakit na makapag-asawa ka na sapagkat nagkakaedad ka na. Diba?
Madalas yun lang ang dasal mo. Lord, jowa. Lord, boyfriend. Lord, asawa. Pero sila, hindi lang yun ang ipinagdarasal sa'yo. Ang tunay na kapatid na may malasakit, ipinagdarasal din niya na makatagpo ka ng lalaki o babae na tunay na magmamahal sa'yo. Naalala ko tuloy yung post ng isang kapatid yata ayon sa Facebook. Ang sabi niya, sa mga manliligaw ng kapatid ko, paalala lang, nagdadabog yan pag inuutusan. Hindi ko tuloy alam kung kanino concern, sa kapatid niya o sa manliligaw ng kapatid niya. Hindi lang ipagdarasal ng ex-boyfriend o girlfriend mo na tunay na nagmamahal sa'yo, bagamat hindi kayo itinakda para sa isa't isa, na makamove on ka na. Ipagdarasal din niya, beyond that, na makakita ka ng tao na mas magmamahal sa'yo higit pa sa pagmamahal na ipakita niya, yung karapat-dapat sa pagmamahal mo. To the extent na ipagdarasal ng ex mo na kahit maging masaya ka sa feeling ng iba. Kaya the best ang mga taong ganito, kasi the best para sa atin ang kanilang gusto at ipinagdarasal nila ito. Sinabi ko po ito kasi sa ating ebanghelyo, narinig natin ang the best na kagustuhan para sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ebanghelyo, nagdasal siya para sa atin. Gusto ko na mag-stop muna tayo dito, ha? Gusto ko na kung papaano sanang kinilabutan ako ng pagnilayan ko ito, ganoon din sanang maging epekto sa inyo. Pinagdarasal ka ni Jesus. Di po ba madalas, naisip natin, tayo nagdarasal sa Diyos? Okay yun. Pero ang Diyos din ay nagdarasal para sa atin. Tandaan po natin, ha? Kapag tayo ipinagdarasal, ibig sabihin, may concern sa atin. O baka nga tayo ay higit pa sa concern, minamahal. Kaya po, lalo na sa mga kasama natin sa live stream, o kahit yung mga nagsisimba dito, kung minsan hindi naman kayo nagpamisa, tapos narinig mo bigla yung pangalan mo na binasa sa pamisa, hindi naman ikaw ay nagpamisa. Sana mangiti ka kahit papaano at ma-inspire ka as may taong nag-aalala para sa kalalagayan mo. May taong may concern para sa kabutihan mo. Not just that, kapag tayo ay nagdarasal sa Diyos, ibig sabihin, we want the best for this particular person. Kasi whenever we pray for someone, it's like telling God, Lord, you know how much I love this person. Ikaw na po sana ang bahala sa kanya, o Panginoon, ibigay mo sa kanya yung hindi ko kayang ibigay. Ibigay mo sa kanya ang the best para sa kanyang mga pangangailangan sa buhay. Di ba napakasarap isipin nun? And even better, Jesus, God is decided to give us what is best. Kasi tingnan po ninyo, kapag tayo nagdarasal, sigurado ko, may bias tayo. May bias tayo na batay sa ating gusto. Lord, ganito. Lord, ganon. Kasi yun ang gusto mo. Kaya yun yung pinagdarasal mo. Okay lang yun, ha? Okay lang yun. Ang magandang maisip natin, ha? May mga panalangin tayo na batay lamang sa ating gusto, nakakalimutan natin o hindi natin alam sa panalangin kung paano sasabihin yung mga tunay nating kailangan. At alam ng Panginoon yan. At ipinagdarasal, hinahangad niya para sa atin yan. Nagdarasal ka para sa gusto mo, makalimutan mo man yung mga bagay na tunay na kailangan mo. Basta nagdarasal ka, alam ng Panginoon ito at yun ang ipinagdarasal naman niya para sa'yo. So much so na kahit hindi niya ibigay yung gusto mo, ang darating bilang resulta ng panalangin mo ay yung tunay na kailangan mo. Remember that God is not yet done with us. Hindi kuripot ang Diyos. Pag nagbigay ng biyaya, lubos-lubos.
na-experience nyo na ba yung parang ini-small kayo? Yung kahit panong pakyut nyo, hindi kayo kinukuhang ninong at ninang na mga kamag-anak ninyo, na mga kakilala ninyo. Nalalampasan kayo palagi. Parang ini-small yata kayo. Yung papasok halimbawa sa class na restaurant o kaya class na pamilihan, hindi ka man lang maestima. Feeling nila ikaw ay just-just lang, basta-basta lang. Kaka-offend yun. Lalong-lalo na kung meron ka namang ibubuga. Di ba? Ayan si Art, oh. Kausap namin. Yung kakilala namin. Aba, nagulat kami. Nagkwento kasi. Binili daw nilang mag-asawa ng sasakyan ng anak nila. Sapagkat yung anak naman simple lang din, eh. Ito talaga yung dream car niya. At ang sabi daw ng anak, Ma, hindi na po ako hihingi sa inyo. Ito na lang po talaga yung huli. Ito na lang. Binili nila ng sasakyan. Mura lang. 16 million lang. Discounted pa yan. Mga Marites, ito ang kwento. Ito kwento. So, yung anak daw niya, through the driver, ay nag-down. Down payment na. Hindi naman ganong kalaking halaga. Para ang sasakyan ay ma-reserve na. So, ito na. Dumating yung sasakyan. So, tinawagan daw sila ng agent. Aba, ina-apro sila. Pinapressure sila na mag-full payment na. Sapagkat kung hindi daw, mababago yung presyo ng sasakyan. At baka ito'y nag-insinuate pa. Ibibigay sa iba. Ano naman yun? May down payment na, di ba? Ang sabi nung kausap namin, siguro Father, dahil ganun lang ang down payment namin. At yung itsura kasi nila, ibig sabihin, napakasimple lang talaga. Hindi mo akalain may kurata. Baka alam nila, gahagila pa kami ng pera. Sapagkat nade-delay kami ng pagbabayad sa kanila. Ay, nako, alam niyo ginawa nila? To cut the story short. Yung asawa ko, Father, nagpadala ng 16 million cash. Cash. At yung cash na, yung instruction ng mister niya, dun sa nagdala, ikuha mo ko ng cash, ipadala mo dun sa ahente. Bibilangin niya yun, ha? Hindi libo-libo, ha? May libo, may 500, may 200, may 100. Halo-halo yan, 16 million cash. At malulutong yan, mahirap bilangin yan. Magkakakalyo at mahihiwa pa yung daliri mo dyan. Eh yung mga binibigay niyo nga po, ano? Isang araw sila halos nagbibilang. Eh ang binibilang po ay mga, hindi naman bago. Mga luma, nilulukot niyo pa. Huwag niyo lulukutin, ha? De-joke lang. Ay, singit pa. So yun! Father, yung ahente noon, nagbilang maghapon. Sabi ko lang kasi, kung tayo na-offend, hindi kaya ang Diyos din ay na-offend? Iyan nga minsan, di ba? O madalas, nung nabubuhay si Kristo bilang tao, chine-check niya, naniniwala ka bang kaya kong gawin ito? Tapos, ibinibigay niya ayon sa pananampalataya ng tao, hindi kaya na-offend din ang Panginoon kapag ini-small natin siya. Yes! Alam natin what He had done, what He has been doing, pero kapatid, ito ay bahagya lamang ng kanyang kabuuan, His being! Alam po ninyo, kapag pinagdiriwang ang banalasang tatlo, kapag aaralin natin ito, sasakit ang ating ulo. Ganun naman talaga kasi Diyos ang pinag-uusapan natin dito. Pero sana, huwag tayo mag-focus sa negatibo. Mag-focus tayo dun sa positibo. Kasi ang Diyos, ang being ng Diyos, pagmamahal, yun ang kanyang esensya. Yun ang kanyang substance. Love is God, God is love. Kaya ang positibong interpretasyon dito ay, hindi ko maarok ang Diyos kasi hindi ko rin kayang arukin ang pagmamahal niya para sa akin. And with that, marami siyang pupwede pang gawin para sa kabutihan natin.